If you are new here, hello. By the way, I'm Mommy Kay. For today's video, gusto ko lang i-share yung 17 months update ni Xian. But before that, gusto ko lang sabihin, mommies, na ang mga anak po natin ay magkaiba po ng development. Huwag po nating i-compare yung mga babies natin sa iba. Kung nagwo-worry kayo about your child, pwede namang i-consult nyo pediatrician. Ako naman, kaya ko lang gustong i-share sa inyo para pagdating ng panahon, yung memories na, ay, ganito palang nagagawa ni Xian nung 17 months siya. Sobrang kulit. Like ngayon, o tingnan mo. Eh, hindi ako makatapos-tapos. Diba? No. Come here. Go there. No. So, ngayong 17 months old na siya, ang napansin ko sa kanya, in physical activities, super kulit na si Xian ngayon, napaka-hyper. Kung saan-saan na pagdating sa, ano niya, takbo-takbo, kung saan-saan siya nakakapunta, punta doon, lalo na pag nasa baba kami, akyat doon. Grabe, yung hagdanan namin dati na may harang, ngayon, naaakyat na kahit may harang. Yun, grabe, sobrang kulit na ni Xian. Pati yung, tsaka yung upuan, alam na alam niya na rin, ipupush niya yung upuan papuntang table para makaakit siya doon sa table. Tapos, doon sa may computer, gusto niyang i-on and off yung CPU ng computer. Pati yung mga keyboard doon, gusto niyang tuk-tuk-tuk, gusto niyang pindot-pindotin. Naman sa kusina, ang gustong-gusto niyang akatin yung table namin, gustong-gusto niya yung akitin yung table namin. Doon, gusto niya yung lagayan namin ng pagkain. Pag may tira-tira yun, gusto niya yung tapon-tapon. Verbal speech naman ni Xian, ang napapansin ko sa kanya is medyo ano pa yung speech niya, hindi pa siya nakapagsalita ng clear. Kung kapagsalita mo siya, lalo na pag galit siya, yun lang, di mo pa siya maintindihan, pero alam mo siyang galit siya. Tapos yung mga nang niya, ma, pa, ba, yun pala yung mga lagi niyang nababanggit sa ngayon, no? Pero yung words na clear, hindi pa masyado. Siguro, let's see, pag 18 months na siya, kung ano yung developing niya sa verbal speech. Ay, yung ginagawa ko ngayon sa kanya, para ma-develop yung speech niya, yung TV, minimize ko na yung TV niya. Gusto ko, pag nag-ano kami, tinuturuan ko siya walang TV, tapos nakafocus lang siya sa akin, para yung ano niya, yung interaction ninyong dalawa. Naman sa food, si Xian, naku, sobrang namimili na ng pagkain ngayon. Hindi tulad dati, nung baby pa siya, kain lang siyang kain kung ano ibibigay sa'yo, pati yung mga purees na prutas, mga vegetable, yun. Pero ngayon, hindi niya na nakakain. Ang gusto niya is chicken nuggets, sausage, tapos yung porridge ko minsan kakainin, minsan hindi. Ayun. Tapos, kaya yung sa vitamins niya, hindi talaga nawawala yung vitamins niya, kaya pinapainom ko talaga araw-araw sa kanya after niyang kumain. Kasi para naman dagdag ano, kasi nutrients, kasi nga, hindi na siya nakakain ng vegetable, pati yung prutas, hindi na rin dati. Binigyan ko siya ng orange, melon, at nakakain niya. Kahit hindi man lahat, at least kumakain siya. Ngayon, hindi na talaga. Pag ayaw niya yung lasa, itatapon niya, gaganon niya yung ano niya, pagkain niya. Kaya yun, mahirap na pakainin si Xian ngayon. Tapos, pagdating naman sa pacifier niya, kinokontrol ko na din siya sa pacifier. Hindi ko na siya masyadong pinapagamit. Yung, kanyari, binibigay ko lang sa kanya pag mag-nap time siya sa afternoon at saka before bedtime. Yun yung gamit niya pag yung gamit niya sa pacifier, hindi na lagi tulad dati. Pag naglalaro naman siya, hindi naman niya hinahanap yung pacifier. Yun lang pag yung bedtime niya sa gabi yun. Bago matulog, kailangan talaga ibigay sa kanya yung pacifier kasi hindi siya makakatulog. Pagdating naman sa TV naman, hindi ko na siya ma-share. Pag sa playtime, naming dalawa, hindi ko siya, ino-off ko rin yung TV para yung attention niya wala sa TV, nasa akin. Kanya, pag nagpi-play kami, para pinapractice ko rin siya yung mga pagsasalita, yung parts of the body, anong tawag nito, ganyan-ganyan, para
ma-develop yung speech niya din. Pagdating naman si Xian, pag nag-shower, Diyos ko, gustong-gusto niya yung tubig. Ayaw na niyang lumabas sa toilet. Pag nilabas mo yan sa toilet, malamang. Magtatantrum na siya. Hindi na siya, gusto niya bumalik sa CR. Kaya yung ginagawa ko, after shower niya, kasi alam ko, mag-iyak-iyak na siya eh. Hinahanda ko yung toys na gustong-gusto niya. Pati minsan yung TV, ino-on ko na. Para pag labas namin, nood na lang siya. Hindi na siya, yung kung mag-iiyak man siya, saglit na lang kasi na siya sa TV. Napapanood niya yung gusto niyang panoorin eh. Ayun. Gusto niya magtampisaw lagi kahit malamig na, kahit medyo nangiti-ngiti niya sa gustong-gusto niya pa rin yung tubig. Ewan ko tong si Xian. Gustong-gusto niya yung tubig. Name of the fruits. Banana. Grapes. Watermelon. Pear. Strawberry. Apple. Orange. Turtle. Shark. Whale. Yan lang muna yung update ni Xian. See you on my next vlogs. And thank you so much. Sana naintindihan nyo. Kasi it's my first time na magsalita in front of the camera. Bubulol ako. Puro mali-mali. Nakailang take na ako. Ito naman si Xian. Bye-bye!